Ay! Kailan to? 2013 to. Ito yung first as in picture na pinost ko sa social media na ako lang talaga. So, feeling ko talaga model ako nun. First time na lumabas yung jawline ko, kahit konti. Kaya feeling ko parang may abs na ako. Pero, kita mo nga eh. Medyo may medyo bulge. Meron pa. Medyo meron pa. Ganyang edad, ano ang pangarap ng isang Edward Barber? Anong nasa isip mo na someday magiging ganito ako? Yung time na yan, either... Kasi nung time na yan, pumatok talaga yung YouTube. So, gusto ko maging vlogger. Gamer. Gamer. Parang, kasi mga katulad ni ano, PewDiePie, mga nag-gaming lang. Tapos, ang kala mo pa, kumikita sila, tapos naglalaro pa sila. Parang hindi naman mahirap. Yun ang gusto ko. Mm-hmm. Pero gusto ko din nung time na yan, maging author, writer. As in, nagsusulat ng mga libro. Hanggang ngayon, yung dalawa, yung YouTube at writing, pangarap ko pa rin. In fairness, kung gantong edad mo, syempre, meron ka bang mga kilalang mga artista sa Philippines na parang... Ay, nung time na yan, wala talaga. As in, si Vice, Ate Vice lang, Ate Vice Ganda. Kasi tuwing nagbabakasyon kami dito sa Pilipinas, syempre, pag may showtime, nakikita mo naman siya. Tapos naalala ko lang yung mga iba't ibang hairstyles niya. Tinanong ko yung nanay ko, but tuwing nakikita ko siya, iba yung hairstyle. Ayan, siya lang. Tapos si Kuya Billy din. Si Kuya Billy Crawford. Siyempre, international star si Billy Crawford. Ganyan. Naisip mo ba na someday, may mga nagsasabi ba sa'yo ng bata ka na, uy, yung anak mo, ang gwapo-gwapo, pwedeng maging artista yan. Ganyan. Wala. As in, so wala talaga? Wala talaga. Nung nag-audition ako sa PBB, 16 years old, 15 or 16 years old ako. Tapos, nung time na yan, nung malapit ako pumasok, o may chance na makapasok ako sa PBB, nag-research ako kung sino yung mga artist sa PBB. Kilala ko si ano, yung Baylona. Of course, yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon, LizQuen’s. Kasi pumunta ako sa concert nila sa Germany. Tapos, kasi crush ko si Liza noon, mga 15 years old ako. Pumunta kami ng nanay ko, kapatid ko sa concert nila. Tapos, may... taga TFC, tapos yung PBB auditions ko. So mga 2 months before, 3 months before this, nag-audition ako. Nag-audition ako online sa Skype. Tapos pagkataon lang, as in, by God's grace, is timing. Nag-skate kami ng bakasyon dito sa Pilipinas ng August. So sakto dun sa auditions ng PBB. So pumunta ako dito. Yan, nandito ako ngayon. Kung walang LizQuen’s, wala ako dito ngayon. Nag-audition ako dahil pag 16 ka na sa Germany, nag-prepare ka na para sa university. So, nagsusulat ka na ng para sa CV mo, ng essay, yung mga achievements mo. Tapos, tinignan ko yung mga achievements ko, wala eh. Parang wala akong masyadong ginawa. So, nag-audition ako para para I can say sa CV ko, I tried out for a Filipino reality show. So, parang ano, for my school talaga, hindi ko inisip na makakapasok talaga ako. Tapos sinabi ko, kung ayaw ko talaga, siguro mag-voluntary exit na lang ako. Kasi, yung totoo, sa PBB day 2 pa lang, inisip ko parang, anong ginagawa ko dito? Kasi wala akong naintindihan sa sinasabi ng mga housemates ko. So, it got better, pero yung totoo, para sa school lang ko talaga yung... audition ko dati. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.